Congressman, ano ba po yung mga key points nitong bill na i-file niyo? Well, the key points is, of course, one is putting safeguard. We provided in the said bill na doon sa isang provision ng bill, dapat bago i-confirm yung registration ng mga service providers. When I speak of service providers, I'm speaking of or I'm referring to Grab, Lalamove, or Foodpanda, na kung saan magkaroon sila ng database. They have to register their customers, getting their proof of identity, their proof of billing, and also they have to endeavor na makita nila, they have to have a video call so that they can ascertain, they can get the photo of their customers. And at the same time, para maiwasan natin yung mga panluloko. Ang sistema kasi ngayon, tatawag lang, mag-online order lang, i-confirm yung order, wala nang accountability. Yung mga delivery drivers, pupunta sa isang address that was given at a particular time, pero pagdating doon, wala naman pala silang dideliveran. Or, some are, you know, just unreasonably canceling their orders without any valid reason. So these are the things. Mike and Jay, what we want to provide is to safeguard those orders by getting the proof of identity of their customers and at the same time making sure that the proof of billing is legitimate or authentic. So yun yung mga safeguard doon sa ating bill. Congressman, naririnig niyo ba ako? Okay na, Jay. Ayos na. Naririnig na. Sabi ni Jun Alegre, kumusta daw? Yun. Hindi nakausap ko siya. Si oh, si Paring Jun. Dito. Oo nga. Ikulahan na yun, Paring Jun Alegre. Congressman Garbin, na-monitor niyo po yung nangyari this week lang, ano? Yung naghatid po ng dalawang mountain bike. Nanggaling siya sa Valenzuela and then nakarating siya hanggang saan ito, partner? Antipolo ata siya, no? Kung saan ay dinilero yung dalawang mountain bike. Okay, ang ginawa po nung ano, nung nag-order, nung confirmed order siya, no? Nakita niya yung mga mountain bike na dineliver sa kanya, pero may mga gasgas, Congressman. And for him, itong bumili, itong nag-confirm na buyer, eh, para sa kanya, hindi ko tatanggapin yan at kakansilahin ko order ko kasi may gasgas po yung items. Sa mga ganitong pagkakataon, Congressman, gaano po kaprotektado naman yung buyer? Kasi okay po yan. Opo. Well, Jay, under the bill, we both protect the service provider, the delivery driver, as well as the customers. In fact, there are reasonable cancellation wherein justified. Like, for example, ang problema lang kasi sa akin, Jay, yung aking bill is really focused on food and grocery. Ngayon, doon sa food and grocery, pag mali naman yung dineliver, like for example, if you ordered Siopao, dumating Hopia, eh, talagang you can reasonably cancel it. And at the same time, in an agreed time of arrival, like for example, sa ganitong oras, dapat dumating yung order at hindi dumating, you can cancel it. But under the law, or under the bill, which if ever will be enacted into law, yung reasonable time na sinasabi natin doon is that within 1 hour, the order must arrive. Okay? So, exceeding 1 hour, it can be canceled. Now, ngayon, yung bisikleta, nakita ko yun eh, nag-viral din yun eh. Opo, opo, opo. Nakita ko rin. This will now be covered by another bill pending before the House of Representatives. Okay. Online, all online transactions. Now, ito yung, this refers to non-food. Ito yung mga non-food. Marami yan. And this covers yung web application like Zalora, like Lazada. Yes. Ang daming mga web application yan. So, akin lang, Jay and Mike, is talagang tinututukan ko lang ngayon yung food and grocery delivery. Kasi usong-uso to ngayon. For the past 3 months, na naka-quarantine tayo, naka-lockdown tayo, itong services na to, talagang nag-boom ito because, you know, everybody was in a lockdown, in a quarantine. And even the restriction was already, lifted. Most of us don't like to go out.
and therefore avail of these services. But there are some talaga na gusto lang manloko, man-trip. Akala nila okay lang. Akala nila trip-trip lang. But Congressman Gerbin, which leads me to my next question. No? Even after the pandemic, halimbawa, kung tapos na itong mga quarantine-quarantine lockdown na ito, magiging beneficial pa rin ba ito sa nakararami, Congressman? Well, for sure. Dahil we see that you know, the online applications and services on food and grocery deliveries will be there. In fact, this will you know, be very much bigger dahil nga sa nangyaring pandemya na ito at dahil sa yung fear factor na na-instill sa atin, sa ating isip, sa ating puso, na kung saan it's better kung kaya naman lang i-service natin yan sa ibang bagay, ipabili na lang natin sa iba kesa tayo pang may expose so to those you know, persons who iniiwasan natin, and talaga this pandemic really changed the picture of how we yung buhay natin sa araw-araw. But let this bill serve as a announcement, as a warning to those na patuloy na nanluloko po, because Congress is really serious about this one, Jay and Mike.